Okay. Magandang umaga mga kasabong. December 14 po ngayon, Webes. Okay, so ngayong araw po, i-share naman natin kasi may mga nagko-comment dyan. Sir Mike, paano niyo po ba pinalalaki yung mga sisyo nyo hanggang sa maging stag sila na hindi sila nagkakasakit? Lalo na daw sa mga lugar na medyo napaka-toxic ng ano, napaka-toxic. Ibig sabihin, napaka-sama ng weather. Eto po ha, pwede nyo pong i-adapt yung ginagawa namin dito. Talaga pong effective to. Matagal ko na pong ginagawa ito. Sa ilang taong kong pag-breed, sa pagpapalaki po ng manok, mula po sisiw hanggang sa paglaki, ay marami na rin po akong naging challenges na dumating at na naging problema hanggang sa masolusyonan, hanggang sa natutunan natin itong sarili nating diskarte, no? Okay, so sa sisiw po, una sa lahat, importante po na maka-complete vaccine po sila. So, ito po yung step by step na ginagawa namin sa farm hanggang sa lumaki sila. So, pag-upisa po ng sisiw, okay, diretso po siya sa brooder. After 3 days po, binabaksin na po sila ng B1 at saka kumburo. So, yung pong availability ng mga vaccine natin, iba-iba po yan. Pero kung tatanungin nyo po kung anong gamit ko at kung ano yung pwede kong i-recommend, yan, hindi po tayo nag-aano ng mga, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng manira ng itong product. So, pwede lang po akong mag-recommend na yun din yung ginagamit ko. So, pwede nyo rin pong gamitin yung ibang product para po safe, no? Ibig sabihin, kung ano nga misan, kung ano po yung available sa lugar natin, eh. Hindi naman po talaga pare-pareho. Okay. So, ang gamit po namin dito, ang B1 po, is MA5. MA5 clone 30. Meron na po yung IB. So, matagal ko na pong gamit yon. Sabi ko nga po, medyo may kamahalan lang po dun sa regular natin price na B1. I think, mga kung 200 yung regular, mga siguro mga 400 to 500 naman itong ginagamit ko. So, time is good po talaga. Pero, okay na okay po siya. Ngayon, ang pagbabaksin po namin, hindi po talaga day 1, day 3. Hinihintay po namin na lumaki po ng konti, lumakas ng konti yung sisiw bago namin bigyan ng B1 at kumburo. Okay. Sa experience ko po kasi, sa day 1 po, pagka po medyo malakas ang vaccine natin, marami pong casualty. Ibig sabihin, mayroon pong namamatay. So, hinihintay po namin lumakas ng konti para konti po yung kung sakali man magtamaan at napakalakas ng vaccine niya, hindi po ganun kadami yung magiging natin, casualty. So, yun po yung ano, yun po yung isang side ko kung bakit mga 3 days pa taas ako nagbabaksin ng sisiw. Ngayon, yung pong B1 namin tsaka yung gumboro, minimix na po sa isang solvent, sa isang tubig. Oo, kasi magkahiwalay po yan, may sarili-sarili tubig yan. Pwede naman pong i-mix sa isang tubig na para isang bigay na lang po sa sisiw natin. O yan, para sa mga backyard, isang patak sa ilong, isang patak sa mata, okay na po yan para po siguradong pumasok po sa sistema ng sisiw. Okay, so after po nun, okay, di after B1 tsaka gumboro, magpalipas po kayo ng mga 2 weeks lang. O, 2 weeks old na, pwede na po silang i-booster naman. So, meron din pong booster siya ang B1 at saka ang Gumboro. So, yung sa B1 po, usually, ang tawag po dyan ay B1 Lasota. Yun po yung mas malakas na side ng B1. Saka po sa Gumboro naman, sa Gumboro, meron akong ginagamit na B70. Parang ganun. So, pwede rin po yun. Pwede rin po yung naon ng kung anong Gumboro ang available. Okay din po yun. Pwede nyo pong i-booster sila. After 2 weeks old sila, pwede na po sila. Okay. Yung pong going 3 weeks hanggang 1 month, pwede na po yan i-Powl Pax. So, yung Powl Pax po, marami ulit brand dyan. Importante lang, mabigyan nyo po ng Powl Pax para po hindi sila tamaan ng bulutong. Just in case, malakas po yung hangin sa inyo, malamig o malamok. Minsan, ganyan po nagiging problema. Pag malamok, sinasabi nila ay kagat ng lamok, pero bulutong pala. So, yun po yun. So, kailangan din po natin bigyan ng Powl Pax vaccine. So, yung Powl Pax vaccine po, sa hindi pa marunong gumamit, basta na-mix nyo po yung tubig at yung ano niya, yung
yung mismong virus na yon, meron po siyang fork na tinutusok po dito yon sa wing web. Lagyan niyo, isaw-saw niyo po ito sa may pinagat na tubig niya, sorbet niya, tapos itusok niyo po sa wing web. Tapos ikot niyo po ng ganyan ng konti, hindi naman po mapupunit yung balat niya. Okay, so yun po yun. So pagkatapos po ng foul packs, medyo mabilis po tayo ha, catch up na lang. O kaya share niyo na lang po ito sa mga farm manager niyo, sa mga breeder niyo, para po masundan nila ito, yung video, at mapanood nila kahit ibig sabihin, senior niyo yung video sa kanila by messenger o by sharing. Bahala na po kayo. Basta na-share niyo po ito, sigurado po itong mapapanood nila kahit busy kayo sa trabaho, yung mga posto dyan. Okay. Ngayon, after 3 weeks po, edi after fall pack, 1 month na po sila. Yung pong 1 month o pwede rin 6 weeks pataas, nire-range na po namin sila sa mas malaking usually po yung 1 month binababa na po namin sila sa brooder kasi ang style ko po dito nakailaw po sila sa brooder eh. Sa gabi po meron po silang ilaw na mainit and then pag sa umaga po pinapatay yung mainit na ilaw puting ilaw naman so nasa pulungan lang po sila tapos po yun po pagdating nga po ng 1 month old to 6 weeks old, binababa naman po namin sila sa isang typical na parang breeding pen ko dito na nilalagyan naman po ng buhalaw sa ilalim. Buhalaw po yung either pwede po yung pinagkiskisan ng palay o kaya po sa iba kung wala pong masyadong palay dyan, yung pong pinagkiskisan ng kahoy. So yun po yung kinakabit namin. Pinalalakas pa po namin sila after 6 weeks po. 1 month to 6 weeks, so 4 weeks to 6 weeks, depende po kung gano'n na sila kalaki, kalalakas, saka po namin sila i-rearrange going 2 months sa wild o dun po sa pinaka-open area na may mga damo na, may mga puno na, saka po namin sila i-release doon. Ngayon, bago po sila i-release doon, alpasan, binabaksin na po sila ng unang kauna-unahang baksin nila ng Coryza. Okay, Coryza vaccine po. Marami din pong klase yan. Pero advice ko lang po, ibilin nyo na lang yung water-based at matagal po yung expiration nun. Basta po tuwing kukuha kayo sa ano niya, sa syringe, ihinahalo nyo po lagi para po namimit yung ano ng Coryza sa tubig niya. No? O yun po, pagka 2 months old po, 0.2 ang binibigay ko sa Coryza. Okay, 2 months old, 0.2. Okay, di ito na po. 2 months na sila, alpasan na po sila. Sa pag-aalpas po nila, from 2 months to 4 months, eto na po, papasok na po yung isang pinaka-importanting gamot na binibigay ko sa mga sisiyo. Ito po ay Betrasin Ultima. Lapit ko lang po para makita nyo. Pwede yung screenshot na lang. Ayan. Okay, sakit dito ako sa likod para makita ko. Ayan. Okay. Betrasin Ultima. Ako po kasi, dahil marami kaming manok, ito po ay isang kilo ito, no? Kung tawagin isang canister. Ako po kasi, kung mapapansin nyo, yun doon sa may dulo. Marami pa po. Pag nabili po kasi ako nito, isang kahon po, marami po talaga naman. Anim yata na ganito naman. No? Ang isa po nito, pag makakabili kayo ng ganito kalaki, isang canister, ay nasa 2,400 po. Pero kung sa maliit na magmamanok sa backyard, sa malamang sa hindi po, taon nyo na po ito magagamit. So meron naman po nabibiling nakasachet lang. Yung nakasachet na tigpa 5 grams po ang laman ng isang sachet. So isang 5 grams po, pang isang galon na po siya ng tubig. So ang pagbibigay po namin ito, ito po ha, makinig po kayong mabuti. Ang pagbibigay po namin ito sa tubig, for example po, yung unang bagsak nila sa open area ay 1 week pong meron. Yung tubig po, 1 week na meron ng Betrasin Ultima. After 1 week, tubig lang. After another 1 week, salitan po, lingguhan. Isang linggong meron po nito, isang linggong tubig lang. O pwede rin pong, kung ano, vitamins din. Pwede rin po. Marami tayong klaseng vitamins na binibigay sa tubig. Eh. Meron. Kami po ang ginagamit namin dito, yung Protolite. Napaka-taas po niya sa vitamin C. Sa amoy para po siyang orange talaga.
So, advice ko po ito, 1 week po, 7 days straight, tapos the next 7 days, salitan, tubig na lang or with vitamins. Sa experience ko po, sa paggamit ko nito, may kamahalan po pala ito, no? Ito po yung pinakamahal sa lahat. Wala pa po ako nakitang ibang soluble powder na mas mamahal dito. Dahil nga po ito ay napaka-effective. Ito po ay 5-in-1. Dala na po lahat. Magkalagnat po yung sisiw nyo, magkasipon, o gusto kong tamatatama na sipon. Isang linggong na ulan, yan po ang mga binabangga ko. Binabangga kong problema dito, no? Isang linggong uulan na walang patid. Tapos mahangin sa gabi. Pagka po naka-Betracin Ultima sila, sa experience ko po ha, dito sa aking manukan, talaga pong hindi sila tinatamaan. Lalo na po kung magandang balahibo ng sisiw. Ibig sabihin, ay coated po siya, hindi po siya nakakalbo. Yun po yung isa pang malaking bagay sa sisiw, yung coated, yung balahibo niya kung teto. So, malaking tulong din po yun na nakakaprotekta sa katawan niya sa lamin. Pero ito po, sabi ko nga, sa matagal ko pong pagbibreed, pagpapalaki ng sisiw, ito po ang isang pinaka-effective na gamot. Sana naman, Betracin. Ayan, sana all. Mabigyan ito. Okay, ayan, sabi ko nga po, 1 week meron, 1 week wala. Isang linggong meron, isang linggong wala. Tapos po, 5 grams lang po sa isang galon. Yung 5 grams po, napakaliit lang. Tipong yung kutsara na pinagkutsarita na pinagmimix lang po dun sa pag nagtitimpla tayo ng kape. Napakaliit po talaga, halos inliit lang po ng inliit natin sa daliri yung hukay niya. So, konting-konti lang po. Ganun lang po karami yung 5 grams talaga pang isang galon. Huwag po tayo maglagay na sobra-sobra. Hindi naman po maganda yun. Tapos, tsaka po mahal ito. So, wala naman po kayong mabibili. Kasi po ito, kung bibili kayo ng ganito, most of the time, o order po kayo sa poultry supply. Tapos, bibilin po nila, itatawag sa inyo pag dumating na. So, ano po talaga. Hindi po lahat ng poultry supply, may available silang canister. Okay? So, yung pangkaraniwan available lang po, yung nakapakete. Kasi, so, sa say po, pwede rin naman kayo. Pero, sabi ko nga, mas makakamura po kayo kung bibili kayo ng isang canister. Pag yung tigpa 5 grams sa sachet, kinumpara mo dito, halos doble po yung gastos. Kung nakasachet kayo, pabuti mo ng 1 kilo yung tigpa 5 grams na yun. Ang halaga nun yun, sa malangang sa mind din, nasa 4,000 o 5,000 pataas ang magagastos sa pera para dito sa isang sa canister. So, makakatipid po talaga dito. Tapos, may expiration naman din po ito. Ito, gaya po ito, 2025 pa, 2023 na tayo. Wala din naman po abutin ng 2025 po sa akin. Hanggang 2024 lang po. Ayun, so tapos po, okay na po tayo. Ito po, pinaka-importante ha. Isang pinaka-importante pag nasa malaking ridge na po sila, nasa exposed area na, area na po sila. Okay, di sabi ko nga, 2 months po yun. No? Pagdating po ng 3 months, pinahuhuli ko po ulit sila. Lahat huli. Tapos, tuturo ka na naman po ng Coryza vaccine. Ang pagturo po namin sa Coryza vaccine is monthly. So, minamarkahan po sa schedule yan kung kailan po sila binagsak after 1 month. Huhulihin po sila ulit para turukan ng Coryza vaccine. So, going 3 months, 0.3 na Coryza naman ang tuturo. Okay, tapos after 1 month, 0.4. Yun. Usually po dito, sa 4 months old, nagpa-harvest na po ako. Yung pong 4 months old dito, medyo malaki na po talaga sa amin yun. Pinaha-harvest ko na po sa maraming purpose. So, una na po dyan yung mas kung early maturing po siya, pag na-harvest po ng 4 months, mas lalo pa pong early yung pagiging maturing niya o tatapang na mas maaga niyo po siyang makikitang magiging lalaki. Kumpara dun sa medyo late pagka-harvest. So, marami pong sistema, no? Hindi ko naman po sinasabing yung iba nag-harvest ng 5 months o 6 months, mali yun. So, marami din silang dahilan. Ang iba dyan, ang dahilan nila ay yung pag na-harvest silang 5 months o 6 months, maganda na yung balahibo. Dito po kasi, pagka 4 months po kasi minsan, tumutubo pa lang po yung last ano ng feathers niya, yung last na paglulugon niya para dun sa stag feathers niya, no? So, usually po ganun dito. Kaya lang, medyo malaki na rin po. Marami po kasing sistema, magkakaibang farm, magkakaiba din. Ano? So, yung sa amin po,
At the age of 4 months, ina-harvest ko na po sila. Pinapa-harvest ko na po sila. Tapos, yun din po yung huling turo ko ng vaccine namin at the age of 4 months. Okay, so pag na-harvest na po sila, papaliguan, pupurgain. Okay, yan na po, tatalian. Unang tali po sa kanan dahil posible po na in 1 to 2 days, naglalaban, nag-ano-ano po sa talian, posible mamilay siya. So, after 1 or 2, 3 days lang, saka po namin ililipat ulit sa kaliwa. So, dapat po talaga makapaliguan sila once na nag-harvest ka, tatalian. Lalo na po dito sa mga hindi nagamit ng hardening pen. Kasi dito po, nagamit po ako ng hardening pen. Pero ito pong in-advise po, na nagamit ng hardening pen, much better po. Hardening pen muna sila, day to 4 months, okay po sila doon. Mas tatapang din po sila kasi maghihiwa-hiwalay na po sila, lalo na yung mga lalaki. Tapos yung mga babae naman po, magkakasama po namin yan, kahit po ma-harvest silang 4 months, binubukod na po namin, magkakasama, hindi po kami naglalagay na medyo magulang doon at bubugbugin po yung iba, kahit po babae yung mga yan. So yun po yung sistema ko dito hanggang sa ma-harvest sila. Okay, ayun na po. So, i-share nyo lang po itong video ko na ito. Kung sa tingin nyo, ma-adapt nyo sa farm nyo, okay po ito. Ako po, yung hindi naman po kami nakakalibre sa ganito, pero ini-endorse ko po yung ginagamit kong mga gamot na may sabihin ay talagang okay po, effective. Kaya po ini-endorse ko ito. Binibili din po namin ito. Wala po kami discount dito. Kung magkano po yung mabibili sa inyo, sa malamang sa hindi, ay pare-pares lang po ang presyo nito. So, sabi ko nga po, depende kasi sa lugar nyo. Merong makuha nito, merong wala nito. Pero hanapin nyo po. Hanggat maaari, hanapin nyo po ito. Okay po ito. Medyo may kamahalan lang. Ayun po. So, kung meron pa po kayong katanungan sa pagpapalaki ng sisiyo, hanggang sa lumaki po siyang healthy, PM nyo lang po ako. Okay. Maraming salamat po. Okay, i-comment nyo po. Pagka-share nyo po, i-comment nyo po kung meron pa kayong tanong patungkol sa mga pagsisiw o pagpapalaki. Comment nyo lang po. Baka po yung isa sa comment yung mabasa ko at masusolusyonan natin. Mabibigyan ko ng konting advice o baka po masolusyonan na talaga totally natin yung problema. Maraming salamat po! Mike Mendoza po ng 4 Lines Game Farm. Sana lagi po kayong mag-follow sa aking YouTube channel at saka mag-share. Wala po akong video na hindi nakakatulong. Lagi pong nakakatulong yan. Tapos, abangan nyo po itong linggo na ito. Going to charity na po tayo sa Bali bukas po. Yung second raffle po pala, na mas marami po yata yung nakalista doon po para sa first raffle. Ira-raffle na po natin ng Friday. Hindi po ito umabot ng 7 days kagaya ng inasahan ko. Sabi ko kasi 5 days lang ira-raffle na po. Meron na namang mananalo. So, lahat naman po ng proceedings doon, going to charity po. At yung video po ng charity ay, sa tingin ko po, kasi ginawa ko pong dalawang part yung charity ko. Ito pong bago magpasko at saka po after New Year. Kasi apat na set po yan na pares. E di yung unang set po, i-donate na po natin para po mayroon maging masaya yung pasko. Sabi ko nga po, yung pong nangyari sa akin dito nung pandemic na nakatulong tayo ng 50 families sa kusakong bigas. Ito pong time na ito, natapos tayo sa pandemic, gagawin ko pong isang taong sakong bigas. Isang taong sakong bigas plus, saka po yung tagdag-tagulang-ulang kung ano pa po pwede namin tagdag sa 100 families. Yun na po yung pinakapasasalamat ko sa may kapal sa inyo itong taon na ito. Tapos, taon-taon po ito, magkakaroon po na tayo ng taon-taon na charity. O baka, pagsabi ko nga po, pag naging swerte po tayo, swerte na po tayo sa dami po ng trophy na yun. Ako po, backyard ako nung nagsimula, ang dami ko rin naging basher, ang dami ko rin naging sa pagmamanong namin. Pero nakarating po tayo sa, nakakuha po tayo ng napakaraming trophy sa sariling sikap. Tapos nakapag-develop po tayo ng magagaling na bloodline na nagkaroon po tayo ng napakaraming suki. Ayaw ko sabihing napakaraming kliyente. Gusto ko sabihin napakaraming suki kasi may iba dito, 10 taon na po nakuha. 10 taon na po nakuha sa farm, hanggang ngayon nakuha pa rin. Sa madali salita, ay gumaganda po lagi ang performance nila, gumaganda po sa nila. Hindi ko po lalahatin kasi hindi po lahat ay naging successful sa nakuha sa akin. Meron po talaga ang iba ay
hindi rin po pinalad. Pero marami naman po kasing aspeto yung pag-hybrido, pag-manok natin. Lalo na po yung paglalaban. Lalo na po sa aspeto ng paglalaban. So, ano po, pasasalamat ko lang kasi hindi po tayo sa palubog. Nasa paangat po tayo up to now. The blessings po yon para sa akin. So, yung blessings ko na yon sinishare na po natin sa mga kapuspalad na yun. So, hindi po tayo bumabata, tumatanda po tayo every year. Eto, bagong kulay ng buhok ko. Kakukulay lang. Ibig sabihin, marami na rin akong puting buhok. Pero, nagiging masaya po tayo sa ating ginagawa at hopefully talaga dumating po yung time na lahat kayo makilala ko sa personal. Kasi yung sinasabi niyong idol, boss, idol. Abay, pag sinabi niyong idol, bah, kinakabahan na ako. Kinakabahan na ako talagang pare, excited na kinakabahan. Ibig sabihin, masaya po ako. Maraming salamat po. Sana po may share niyo ito at malaking tulong po ito sa mag-aalaga nyo ngayon, lalo na po ngayon na marami na tayo sisi. Salamat po sa pag-share at pag-subscribe. Makakarating po lahat tayo. Hopefully, talaga, lahat po kayo makarating sa lahat ng mga champion ngayon. Makakarating din po kayo, lalo po't may mga pangarap kayo at masusi kayo at masigap kayo sa pag-aalaga. Dedicated kayo. Mayan lang po, tsaka may tuwa po kayo sa ginagawa nyo. Yan lang po, minsan, ang sikreto ng isang pangat na maging successful na breeder din balang araw. Maraming salamat po. Thank you.